Hi everyone! Welcome back here in my kusina at ngayon magluluto tayo ng kalios na in Tagalog ay tuwalya ng baka. So if you want to see my Filipino version of this dish, just keep on watching! Welcome back guys! Bago tayo magluto, gusto ko lang i-welcome lahat ng bago nating subscribers. If you want to check out my previous videos, i-click nyo lang yung My Kusina icon sa lower left ng ating screen at i-direct na kayo doon sa homepage ng My Kusina. Maraming salamat ulit at ngayon naman, magluto na tayo. Ihanda na natin yung ating mga kailangan. Meron ako dito ang tuwalya ng baka, bali kalahating kilo yung gagamitin ko para dito sa ating kalios. Iniwa ko lang siya katulad niyan at ito kasing isa gagawin ko tong kare-kare. Now, ang pagpre-prepare ko dito, hinuhugasan ko muna siya ng tubig and then huhugasan ko rin siya ng suka, nalalagyan ko rin to ng konting asin. Hindi ko alam kung ano yung style ninyo, no? Pero ito na kasi yung nakasanayan ko. So, medyo maaksaya lang to ng konti sa suka. Gagawin ko lang dyan, hihilud-hilurin ko lang yan. Nakakatulong daw yan para matanggal yung anggo or amoy ng baka. At pagkatapos nito, huhugasan ko ulit siya ng tubig. After nyan, magpipit-pit lang ako ng lemongrass or tanglad. At gagamit ako nitong pressure cooker. Ilalagay ko lang dyan lahat yung karne natin ng baka. Kailangan din natin itong beef knuckles. And then, ilagay ko na rin dito yung tuwalya. Kasama dito yung gagamitin ko sa kare-kare. So, ganito ko katagal siya niluto. Para dun sa knuckles natin, or yung pinakapata, 20 to 25 minutes. Mas mabilis ka siyang lumambot. And then, dun sa ating tuwalya naman, 40 minutes. Pero hindi ko siya palalambuting mabuti para mamaya mapakuluan pa natin siya kasama ng mga ingredients natin. Kailangan din natin dito ng tomato sauce. Ito na yung pata ng baka. Garbanzos. Inabad ko lang yan sa tubig for 6 hours. Para naman sa iba nating ingredients, gumamit lang ako dito ng white onion, yung medyo malaki, no? Tapos, inislice ko lang siya katulad yan. And then, gumamit din ako ng bell pepper. Bali, ganito kadami yung bell pepper na ginamit ko. Mas maganda sana kung may kulay green para maging colorful yung kalios natin. Kaya lang hindi ako nakabili. At kailangan din natin itong chorizo. Inislice ko lang siya diagonally katulad nito. At ito na nga yung ating pinakuluang tuwalya ng baka. Kailangan din natin ng green and black olives. Ngayon naman, magluto na tayo at magigisa lang ako dito ng bawang. Mas maraming bawang, mas masarap. Susunod ko na dito yung ating sibuyas. Kapag medyo nagbago na yung kulay ng sibuyas natin, idadagdag ko na dito yung ating chorizo. Iginisa ko lang to for 2 minutes in low heat. Ilagay na rin natin dito yung ating bell pepper at naglagay ako ng konting asin para ma-enhance yung lasa nitong mga ginigisa ko na to. At lutuin natin yan for another 1 minute. So, makikita nyo dito, nagbago na siya ng kulay. Nalanta na yung ating sibuyas at yung chorizo natin, ano, mabango-mabango na to. Idadagdag ko na dito yung ating tuwalya ng baka. Igigisa ko lang yan for another minute para masangkot siya rin siyang mabuti. After nito, isunod na natin yung ating garbanzos. At ilagay na rin natin yung ating tomato sauce. Yung iba gumagamit dito ng tomato paste, kaya lang ako mas okay na ako dito. So, dalawang pouch yung nilagay ko dyan. Bahala na kayo kung anong brand ang gagamitin ninyo. Haluin lang natin ng konti yan
At ilalagay ko na dito yung pinagpakuluan ko ng baka natin. Pinalamig ko to sa ref, guys. Kaya yung sebo niya medyo namupo siya ng konti, ano. Pasinala ko na rin para mabawasan lang yung sebo. Kung kulang pa yung tubig natin or yung sabaw, pwede tayong magdagdag dito ng kumukulong tubig. Siya, nilagay na natin dito yung natira nating bell pepper, yung ating olives. At tatakpan natin to para kumulo siya. Ngayon kumukulo na siya, i-check ko lang kung malambot na yung ating garbanzos. At kapag malapit na siyang maluto, ilalagay ko na dito yung pata ng baka. At pakukuluan natin to, no, in low heat. Mas maganda yung slow cooking ang gagawin natin, paraan ng pagluluto nito. Ilalagay ko na rin dito yung ating bay leaf. At lagay tayo ng konting paprika para sa kulay. Pampaanghang na rin ng konti, no, para magkaroon siya ng banayad na anghang. I-season na rin natin to ng pepper, konting asin kung kailangan. Tikman-tikman nyo din kung okay na yung lasa. Para lang mag-bind, no, medyo nakakabitin kasi kapag wala nito. Para i-bind lahat ng flavor ng ating ingredients, naglagay ako dito ng liver spread. Now, siguro yung isang maliit na lata ng Rino, pwede na dito sa ganito kadami. Kaya lang yung sa akin, ginamit ko yung homemade kong liver spread. Ganun lang kadali, medyo matagal lang dito yung pagpapakulo, ano. Mas matagal kasi siya pinakukuluan, mas masarap. Para tong adobo, mas masarap siyang kainin kinabukasan. Ito na guys, ang aking version ng Kalios. Sana matry nyo to, lalo na ngayong holiday season. Magandang iserve to sa handaan. And so that's it, my version of Kalios. I hope I was able to share something good and helpful. If you have request dishes, just comment it down below. And I'll try my best to cook it for you. Thanks for watching and see you again on my next video.